sa ating mga kababayan, sana maunawaan po ninyo. Hindi ho kasi ganong kabilis lamang na bigla na rin natin ina-number coding dahil nakikita na natin ng traffic, etc. Marami yung factors dito. Number one, alam naman natin sa ngayon ay may pandemya. So, ang ating mga sasakyan, I'm talking of public utility vehicles. Ito po yung mga jeep, ito yung mga buses. Ito po ay may tinatawag tayong one seat apart. Ibig sabihin, isang nakaupo ka, bakante ka. So, technically, kung ang capacity ay 10, yung jeep na yun ay 5 lamang ang pasahero. At sa mga bus din, ganun din po, 50%. Sa ngayon po, ang tanong dahil nga sa pandemya, kaya na ba ng public transport natin ang talaga mga pasahero? Well, kuminsan po talaga, mahaba ang queue, mahaba ang pila. Ngayon, kung magna-number coding po kami, karamihan sa ating mga kababayan ay iisa lamang ang sasakyan. So, may mga araw na hindi na gagamitin po ito. Ang mangyayari, pipila sila, halo sila ng pila sa mga public utility vehicles. At dahil po rito, baka hindi po kayanin ng ating public utility vehicles at hindi lamang yun, maging sanhi pa ho ng paghahawahan ng sakit. No? So yan ang isang kinukonsidera namin. Pangalawa, alam naman natin na ang kotse mo is your own personal bubble. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin nito, kung nasa kotse ka, safe ang kalusugan mo, safe ang lahat. Kung papanatili po namin ulit ang number coding, baka ang mangyari ay magsiksikan sa kotse dahil nga hindi ka na makakagamit, no? Pati mga kaibigan mo, paano, at lalo mag-spread ang virus. So, ito mga bagay na ito, kasama na rin ang pinag-aralan namin mga data na talaga manageable pa naman ang traffic, kung kaya't minabuti po ng MMDA na sa ngayon, after weighing all factors, na wag muna mag-implement po ng number coding.